Okay, magandang gabi po sa bawat isa. Welcome to our prayer gathering and Bible study here at Countryside Baptist Church. Binabati ko ang lahat ng families dyan sa CBC Pasig Families and Friends. Tayo po ay nagpapatuloy ng gawain sa gabing ito. Check ko lang po yung aking audio. Okay, so far, konti ang drop frames, no? Okay, magsimula na po tayo at para hindi tayo masyadong malate, no? But of course, para din to for me to have a secured connection kasi from time to time, lalo na pag tumatagal, talagang naka-experience tayo ng drop frames, meaning paghina ng signal. So, tinansya ko na medyo maayos ang signal. Hopefully, this would continue until the end of our prayer gathering and Bible study. So we welcome you all, mga kapatid. Nawa ay tayo magkaisa sa panahon ng pananalangin at sa pag-aaral ng kanyang salita. May point of discussion for tonight is about contentment, no, found in Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. And then later on, this same Facebook Live will be also uploaded to the YouTube channel. Sana bisitahin nyo rin yung YouTube channel natin, no? At para makadagdag din ng mga subscription. So madami, no? Madaming makikinabang doon sa mga videos niyo. It's been our compilation of our Sunday School Youth Study. And of course, the daily devotion, no, since the pandemic, no? Simula nung nagkaroon ng pandemya hanggang ngayon, no? So I think magandang opportunity din doon. God has opened ministries to our church, no? Through these online ministries that the Lord had given to us, no? Bagamat may nagsara ng mga physical na ministry, no, yung mga outreaches natin sa mga bata, yung mga physical Bible studies, but sa biyaya naman ng Panginoon ay napalitan ito ng mga oportunidad para tayo ay makapaglingkod pa sa Kanya. Okay. So, let's first open on the word of prayer, then we will be looking at this prayer request, petition. Then afterwards, we'll be having a study on contentment. Napakahalagang bagay ito ngayon, no? Lalo na ngayong panahon ng pandemya, talagang nasusubukan tayo sa seltang ito, no? Yung contentment o yung ating mindset sa pagiging husto natin, no? Kailan ba tayo nagiging husto o yung contento sa mga bagay-bagay, no? So bibigyan tayo ng may akda ng Hebreo na mga prinsipyo patungkol dito. So dalawang talata lang to at I have two points, no? So bihira ang mangyari ito. So hopefully, yan. Pero I don't know if I could be done around 9 o'clock, no? So I'm still waiting for some of our families to come in, no? Sana mag-log in na kayo, no? But anyway, let's open in a word of prayer. We thank you, Lord, for mercy and grace. Thank you for this time that we could pray together as church. We could study your word and look into these principles and apply this to our personal as well as our ministerial life. I pray, Lord, that you will bless your people tonight. Continually impress in our heart that our priority is the glory, is your glory through the Lord Jesus Christ and the edification of your church, so that we could continually be faithful on our Great Commission mandate, on our continuing desire to reach out for lost souls. Thank you, Lord, for this night. May you bless your people. Bless also the time that we will be looking into this prayer request that we have. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, no? So for prayer requests, you could just PM our Baptist Seminary page. No? So this is directly through our Baptist page, no? So nandiyan na yung mga nakikita ko from time to time mga message. So Team CBC is reporting, also my wife downstairs,
ay nandiyan na rin po. So hopefully you could message me, you know, and I'll be looking from time to time your messages and include this to our prayer request. Yun lang medyo, Pastor Lem, napitpit yung icon kasi I'm using a standard 4x3. Yung hindi siya yung 16x9 na template. So medyo napisa lang ng konti yung logo. No? But that's not the intention. No? Gusto ko makita lahat yung item na to. No? So sa 16x9 na gawa ni Pastor Lem, pero yung frame ko 4x3 lang, 4:3. No? But I don't have much time in adjusting the text. But anyway, let's look at this prayer request. Ayan, so hopefully, marami pang pumasok ng mga kapatiran, no? Ayan, mag-message lang kayo din sa seminary page directly, no? Wow, parang dilaw, ah. Paano kayo naging dilaw yun? No? So, sa screen ko, nakadilaw yung logo. May dilaw siya. Glowing ba talaga yon? Kasi sa akin, plain white lang, eh. Pero doon sa tablet ko, glowing siya. I don't know if that's the effect of... Alright, so... Okay, tingnan natin, no? So, of course, yung kalusugan at kaligtasan, no? Yung health, yung safety natin na during the pandemic, particularly those who are working in a workplace, even though you're working at home, or those studying at home, or those who will be going out home for purposes of buying food, no, and other things, no. So umiikot tayo, mobility natin, no. So kailangan talagang ingat, idulugnan sa Panginoon ang pag-iingat sa bawat isa. Okay. And then wisdom for our national and local leaders. By the way, ngayon sa US, no. So I'm not so sure. I'm not updated yet with the parang isa na lang, eh. Kung si Biden manalo ng sa Nevada, pasok na siya, eh. I'm calculating, no? Kasi nasnatch yung Wisconsin saka Michigan, eh. Which is supposedly Trump's, no? Na-update ba kayo sa, no? Sa US election? Kasi may epekto sa Pilipinas to, eh. No? Kaya I'm interested also in US election. Dapat, yun. Kaya nantabayan ako. So, parang ngayon, hindi ko alam kung may... Yung 253 saka 213, no? Yun yung kaninang result, eh. So, I don't know if mayroon nang naka-reach, no? Malamang si Biden pwede siyang pumalo ng 270, eh. Kung makuha niya yung Nevada. No? So, hopefully, no? So, umokay na yung election sa Amerika. Ayan. Which is also part of our prayer request also. Of course, livelihood, business, and employment for the brethren. So, napakahalagang bagay niya, no? Yung ating mga kabuhay. Ito yung mga nawala sa atin during the lockdown, eh, no? So I hope and pray that the Lord is starting to pour again His blessing to us through this employment opportunities and livelihood na binibigay sa mga kapatiran, no? Then of course, attendance church gathering, no? So simulan nating magpuntahan sa church, no? So habang lumuluwag na ang mga protocols na yan, no? So, samantalahin natin. Let's go to the church. Fellowship with one another. Worship with the people of God. No, let's study the word together. So, yan yung nakikita natin dyan, no? Of course, the flattening of the pandemic curve. So, parang nung isang araw, less than 1,000, no? It's a, I would say, yan ay isang magandang balita, no? Na less than 1,000. Kaya kasi, ang dahilan ay... dahil sa mga unos na dumating, walang testing na dumating. Yung pala yun, hindi pala dahil sa kumonte ang mga nagkakasakit gawa ng pandemya. Alright, kapi lang tayo mga kapatid. Alright. So mag-message lang kayo dito sa ating Baptist Seminary page, no? Kung meron pa kayong ibang mga prayer request, no? So sana pumasok na yung iba, naka-online na yung iba sa atin. Okay, yung iba habol na lang, team habol, no? If you're no, pero maganda sana sama-sama tayong manalangit mag-aral ng salita ng Panginoon, no?
Okay, spiritual growth, no? Platinum card, spiritual growth for the brethren, no? Sabay-sabay tayong lumago sa Panginoon. Yan ang kahalagahan ng pangangaral, no? Yung public preaching of the word, no? The public teaching of the word, the fellowship, no? So that we could grow together, no? We could have a unity in growing on our growing knowledge with the Lord Jesus Christ, no? So yun yung importante diyan, eh. Sama-sama tayong lalago, no? Wag natin iwan yung ibang kapatid, no? Sa paglago, sama-sama tayo. Bagamat iba-iba yung antas natin sa paglago, some may grow fast spiritually, some may be gradual, no? In his showing of graces to the Lord, no? Walang problema yan. Basta ang importante, lumalago tayong lahat sa Panginoon. Okay? Yan, committed woman, no? Si WC natin, no? I think unti-unti na rin silang magkakaroon ng mga activities, no? So, ayan. Pray natin yung mga kababaihan. Then church concern, particularly on our church staff and volunteers, na importante na may mga staff and volunteer tayo, no? Sana in later time madagdagan yung ating mga volunteers and staff, no? Na of course, nakikita rin natin yung kakulangan din ng manpower from time to time sa church, no? So pagpray natin na pagkalooban ng Panginoon, yung mga existing diyan, no? Yung mga nandiyan, Pastor Liam, Teacher Ami, no? Ate Joyce, with them also, no? Kambal, no? Ay biyayaan ng kalakasan ng Panginoon. Of course, the building repairs and maintenance, you have seen some improvements. Pastor Lem have sent some pictures, no, of improvement. So, salamat sa Panginoon. Of course, tithes and offering, no. So, importante 'yan na hindi porke nagkaroon ng pandemya ay dahilan na para hindi natin itaguyod ang gawain through our financial support, no, to the ministry. So, napakahalaga niyan. Of course, church utility bill, si Judith, nandiyan na naman, no? So, importante yan. Sunday school, so, I suppose, no? You're already reading letter C, the crucified life. Kung wala pa, punta lang ka at malapit kayo sa church, puntahan yung church at nandun na yung mga printouts natin. No? Hindi ko pa siya na-upload yung mga picture files kasi gusto ko muna mag-focus tayo dito sa ating prayer gathering, no? Then later or tomorrow, Lord willing, I'll be uploading the photos, photo files of those lessons. Crucified life, napakagandang topic niya, no? Ma-appreciate nyo yung letter C natin. And then, yan, adults for kids, sana masimula na rin yung kids eventually, no? And then, building project, no? With God we build, no? So, it's also important, patuloy natin siyang itaguyod, no? No, particularly especially yung pagbubuo ng church, no? Pagtataguyod sa church. Tayo 'yun, yung church, no? Napakahalagang bagay niyan. Ayan yung updates. Thank you Pastor Lem. 264 140 na pala, no? So nadagdagan ng isa. Nadagdagan ng 11, 253 kanina, eh. So anim na lang. Okay, si Sterling is joining. Anim na lang at ano na, mayroon ng bagong pangulo ang US. Yan. Dapat kasi maano rin, kasi konektado, apektado tayo ng US, eh, whether we like it or not, eh. So at least we know. Eh brother, di ka naman kano, ah. Eh kahit na, basta yung mga, kasi kung sino man manalong pangulo, malalaman natin yung platform niya, anong kaugnayan niya in relation to the Philippines, no? So yun, maging aware tayo doon. Of course, online Bible studies. We thank the Lord for this continuing care of Pastor Lem. So, salamat sa Panginoon. Nawa, marami tayong pakinabang sa Bible studies. Yan, Sister Gina and Sheila, every Monday, Friday. The Salcedo Residence, Tuesday, Saturday, and Galang Residence. No? So, ayan, salamat sa Panginoon yung mga Bible study na ito. And then, our missions. So, huwag natin kalilimutan sa panalangin. Pastor Nierbes sa Vietnam, Pastor Ariel sa Thailand, Pastor Aero sa Guatemala, and Pastor Vic Villa in City of San Jose del Monte in Bulacan. Yeah. Alright. So, from time to time, tinitingnan ko yung message, eh, no? And then, of course, special request for US elections. Medyo so far, ha, medyo mabagal yung may mga crucial na mga states na kailangan bilangin lahat.
And then the families of the church, no? So patuloy natin siguro from time to time, every day, no? Pili tayo ng family, pag-pray lang natin, i-stack natin sa mind natin yung mga mukha nitong mga pamilya na ito, no? At idulog natin sa Panginoon. No? Ang mga families, Pastor Randy, of course, Sister Josie and Naomi, Pastor Lem, Teacher Ami, of course, Marine Family, Publiko, Pisa and Montreal. So, yan, pag-pray natin. Patuloy na pagpalain ng mga kapatiran na ito. Of course, Silaw Family, Camero, Ortiz. Ayan, no? So parang may bagong paparada sa Linggo. No? Sabi ko, binyagan na yan eh. Sabi ko sa inaanak ko, no? Binyagan na yung kanyang blessing. Ayan, Ortiz, Joey Joven, Tupas Family, JM Bravo, Magtibay. Ayan, si Brother ano, Mark eh, no? Sana Brother Mark, punta ka uli. Balik ka uli sa church, no? It's good thing nakita na kita nung isang linggo. Nandyan din ang Salcedo, Kurameng, Madag, Sister Gina and family. So, we thank the Lord for these families, no? So, pag-pray natin ang mga tahanang ito, no? Alright. CBC Friends, Lawagan Family, and mga kaibigan natin yan, Asuncion, Umagbon, Galit, Ambos, Tabor, and Katapang, families on the Second Street, Johannes and Sheila and family, and then Galang Residence families. Okay, so yan, mga friends natin yan. No? Salamat sa Panginoon at sila ay pinagkaloob din sa atin. Of course, friends and relatives abroad, Brother Jonathan. Ayan, si Brother Joe, ano eh, nakikita ko sa online, eh. Hindi lang ako chinachat eh. Ayan, Brad, chat ka rin sa akin pag ano. Pag may time. Ayan. Sister Nilda in Singapore. Mr. Silaw. Mr. Madag. Brother JM. No? So, ayan. Pastor De La Cruz and Pastor Herrera in our friends in US. Special concern, Pastor Randy's health. Patuloy nating panalangin. No? Lagi nating idulog sa Panginoon ang kalusugan ng ating pastor. Then, Pastor Sheila's health. No? Yung kanyang accident before, nas patuloy natin pag-pray na yung mga operations na ginawa kay Sheila. School year 2020-2021, new normal. Then of course, the seminary. So we have 3 additions from Taguig, na mga kapatiran sa Taguig. 3. Mga freshman lahat sila. No? So pag-pray natin na ma-injure nila yon. Itong mga sudyante na to. And then, church piano payment, I think there are some installments have been done, no? So, ayan, so if you have extra blessing, we could contribute to the piano payments as well. Just coordinate with the Sister Naomi. And then, post-pandemic outreach, hopefully we could reach out for other children, no? Sa labas, no? Yung mga ginagawang outreaches ng church, no? Sa labas. At sa iba pang mga families, okay? And then Sister Gina's sibling, mga kapatid niya sa province, Pastor Odi Banyaria. Ayan, pag-pray na si Pastor Odi. No. Na I'm not so sure kung anong specific kay Pastor Odi, no, but let's pray for the Banyaria family. And then housekeeper for CBC, no, so importante yan na may mga ngalaga sa church. Pastor Roland Jurado sa kanyang kalusugan, Mrs. Salcedo health, Brother J.M. Bravo, and Teacher Ami. Ayan, yun yung mga sa ating kalusugan. No? At bawat isa, no? Kung meron kayong mga... Okay, so in addition, si Edry, no? So yung medyo bagang niya, umaalog na. Yung two-fronted, okay na yun. Pero yung bagang, ayan, medyo sumasakit. No? Oh, Brother Joe in London. Yun. Sa London pala si Brother Joe. Kaya ano siya? Umo-online eh. Si Brother Joe. Nakikita ko yung online presence si Brother Joe. Okay, kung may iba pang concern, you could always Yes. Actually, yan din yung naisip ko kanina eh. No? So, nag-record ba Brad yung ano niya? Dati kasi parang nawala eh. No? And then, ayun, may mga concern pa rin pala. So, Pastor Odi is our friend, so pag-pray po natin siya sa kanyang health concern, heart concern and MRI. I think yan yung mga ginagawang mga screening, no?
Yan, mga salamat sa Panginoon sa mga prayers na ito. Idulog natin sa panalangin ito maya-maya, no, after our devotion. Okay, so we're now in contentment, o yung pagkakontento ng tao. Importante ito eh. Kasi nga, if we will not set a limit sa gantong bagay, no, whatever things it is, no, actually verse 4 is, kung babasahin natin mamaya, no, regarding sexual contentment in terms of marriage, pero hindi yan yung topic natin. So ginawa ko more general, no, kasi hahaba. So I start from verse 5, no, regarding the issue of covetousness. So yan dapat makita natin, no, kasi minsan wala tayong limit eh. So nagiging desire ng puso natin minsan hindi pera eh, no. It's not really but the material blessing na gusto ko ng ganito, no, kasi brought about by the consumerism, no. Yun yung dikta ng ano, eto yung maganda ngayon. Kaya pansin niyo ha, yung technology hindi siya gradual siyang linalaglag, no. Hindi siya yung isang bagsak. Kunyari from 2G, 5G agad, hindi ganoon eh. 2G, 3G, 4G, 5G ngayon tayo. In fact, mayroon ng conference on 6G. Alam niyo ba 'yon? Well, hindi pa linalatag yung 5G sa merkado, in the market, lalo na sa Pilipinas. Meron na 6G conference, which is happening now, I think, in Korea or other advanced countries. No? So, ganun ang tao. Talagang hindi siya nasa-satisfy. Yung pa yung isang term, yung satisfaction for the God-given blessings. No? Pag yan ang binigay sa'yo at alam mong galing sa Panginoon yan, masatisfy ka. Pasalamatan mo ang Panginoon, no, sa mga biyayang ito na kanyang pinagkakaloob sa atin, no. So yun yung dapat nating ayun, yung pala yung nangyari kay Pastor Odi, series of heart attacks last Sunday. Ano kaya nangyari kay Pastor? Medyo siguro hindi ko natin sure kung na-maintain niya pa rin yung kanyang dietary ano, no, practices, no, yung diet niya, no. So we're not so sure. Siguro one of this day ay kumustahin na si Pastor Odi. Alright. So, get your Bible handy with you in Hebrews chapter 13, verse 5 and 6. I'll be reading, no, for tonight. I'll be reading in 4 translations para mas maunawaan natin. Now, first, I'll be reading on Ang Bagong Biblia. Second, in King James Version. Third, in ESV. And fourth, in NASB. Actually, maikling talata lang naman to, no? So para makita lang natin yung mga angulo ng mga translation na ito at makabuo tayo ng isang magandang image on the text of the scriptures. Alright? So yun yung purpose natin. Okay, simulan ko sa Ang Bagong ang Biblia. If you're there already in your Bible, English Bible, you could look now on Hebrews 13:5. Pansinin nyo, medyo iba yung rendition niya sa King James, pero akma rin siya. No, based on its etymological study or the word study itself, the root, no, it's the same. So no problem. No, yan yung tiyatawag na ano eh, doon sa mga nagkakaroon ng variant sa text, pero walang major difference. No, it's all the same. Okay? So yan yung ma-appreciate natin sa Bible, no. In fact, sa mga modern translation, mas maraming mga manuscripts na discover compared sa time ng King James ngayon, no? So mas makakaasa tayo ng mas accurate translation because of the availability of many manuscripts. Okay? Verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan sa na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ng ating katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Okay, that's for Ang Bagong Biblia. Next, I'll be reading on our King James text. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have.
For he said, I will never leave thee nor forsake thee, so that we may boldly say, the Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Okay, English Standard Version. Keep your life free from the love of money, and be content with that you have. For he has said, I will never leave thee, leave you, nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper, I will not fear what can man do to me. Also, the favorite text of Dr. Bob, I'll also use NASB. On verse 5, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for he himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. So that we may confidently say, the Lord is my helper, and I will not be afraid, what will man do to me? Alright, so we thank the Lord for the reading of his word. Now let's open in a word of prayer. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you for the readings of your word and these multiple translations. Thank you, Lord, because you have given to us the inspired word through these copies of manuscript and translation faithfully transmitted to your church now. That becomes handy to us, either in print form or electronically. I pray, Lord, for your blessing as we have a short study on contentment, satisfaction, that by your grace, that we may be forbid in sinning covetousness, Lord. Na ito ay isang seryosong kasalanan na pinagbabawal ng banal na kasulatan. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng inyong anak at Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, so let's continue, no? Okay, mag-message lang kayo dyan kasi from time to time, monitor ko itong ano natin. Okay, so satisfaction is the key, no? So based dun sa, wag dun sosobra dun sa pinagkaloob ng Panginoon, no? No, in terms of our, kumbaga nasa umbrella ito na tinatawag natin na Christian ethics, eh. No, Christian ethics, and then the concept of contentment, no? No, yung personal contentment. Natin. Kung babasahin natin from verse 1, makikita natin yung contentment, no? In terms of our love for others or love for the brethren. So napakahalaga niya, no? And then pagdating natin ng that's verse 1 to 3, and verse 4 is about your love to your spouse. No, that tayo ay in terms of this marital relationship, no, dapat ito'y pure, it's a pure ang ating pananaw patungkol sa sexuality. That's verse 4. Now for verse 5 and 6, makita natin this is more of in relation to verse 4 kasi parang yung pagsumobra ka in excess doon sa ano eh. Siyempre, pag di mo na asawa, bawal na 'yon, no? So that's adultery. O pag di kayo mag-asawa, fornication, no? So mayroon ding mga excesses na nangyayari in terms of your desire for things. No, hindi ka na kontento dun sa bagay na ito. Ito yung pinagkaloob ng Diyos, no, with this circumstance. No, dapat tayo matuwa, tayo magpasalamat sa Panginoon. Pero ang nangyari ay hindi ka nagkaroon ng pagkahusto o yung contentment na tinatawag. No, so yun yung gusto nating matalakay dito, no. So this follows a very closely the idea of sexual purity. In verse 4, no, napakahalaga niya na bawat Kristiyano ay may ganitong pananaw patungkol sa husband and wife relationship. No, in fact, dapat tutulan natin yung civil union ng mga same-sex relationship. No, so hindi tayo papabor dyan in the sense na yung karapatan dapat na ibinibigay ng batas patungkol sa mga mag-asawang lalaki at babae ay itutumbas na sa mga relasyong pang homosexual, no? So hindi dapat maging ganoon, no, ang pamantayan. So because it's too involved lasting after something that is forbidden, something in excess, no, that would create at for your desire for more material things, no? Kaya nga yung covetous dito, it's a combination of the word
love and silver. Literally speaking, no, kapag kinonvert mo siya, that is love of money, yung covetousness or love of material things. No, kasi nga hindi ka na satisfy, wala kang pagkahusto o satisfaction o pagkakontento doon sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon sa iyo. No, yan yung nagiging problema kahit na ng mga Kristiyano. No, kahit na ng mga Kristiyano ay nagkakaroon, in fact, mas may temptation pa nga minsan eh, kapag sa Christians, no? Lalo pag pinagpala ka ng Panginoon at gusto mo pang, wala namang problema kung pinayaman ka ng Panginoon, praise the Lord. Pero kapag ito ay nagbubunga, nagdudulot na ng pagmamahal doon sa pera o kayamanan in such a way na ito ay itinatangi mo na ng mas mataas pang prioridad kaysa gawain ng Panginoon sa Panginoon mismo, no? So ina, nagkakaroon na, or yung ito na yung priority mo, no? Kaysa sa church concern, no? Family concern, no? Basta gusto ko mong magpayaman, no? Ayan, so yan na yung covetousness. Mapasok na yung pagkasakim mo, no, sa mga bagay-bagay na yan. Na dapat, na dapat naman na mabuti siya nung una eh. Mabuti na makatanggap tayo ng biyaya sa Panginoon in terms of material blessing. Amen? Sino ba namang hindi magpapasalamat sa Panginoon sa mga material na blessing? Yan din yung pagpapala ng Panginoon. Ngunit, ang sinasabi ng talata na nabasa natin, dapat meron tayong satisfaction. No? Wag tayo dapat dapat tayo makontento at wag tayong maging sakim. No? Wag tayong maibigin sa salapi. Walang problema sa salapi. Ang may problema yung pagiging maibigin natin sa salapi. Sabi diyan sa Tagalog, I really appreciate the translation, masayahan na kung anong mayroon. Kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon, makontento tayo diyan sa bagay na yan. Amen? Siguro naman nakaka-relate kayo sa nangyari sa atin sa pandemya, no? Kung ano lang yung kakaunting binagkaloob ng Panginoon, praise the Lord. No, salamat sa mga relief ng gobyerno. Di ba? No, sa San Juan eh, masipag yung mayor namin diyan eh. Salamat sa mga isda na pinagkaloob ni mayor. No, dapat ma-satisfy tayo doon, no? Eh sa mayor, pwede ba bang dagdagan, no? Huwag nang ganoon. Masyado ka namang ano eh. Yan na nga ay galing sa Panginoon, no? Through the government, pinagkaloob sa atin yung mga reliefs na yan, no? Ayan. So, yan, no? Nakikita natin yung bagay na yan, no? Alright, so I think I need to be cautious on the time. So, actually, wala pa akong ano, introduction pa lang itong masasabi. Ayan, lasting after something that's forbidden. Forbidden in excess, no? So, there are two things that I would like to show to you. The first part would be the requirement. Ano ba yung rinirequire sa atin ng Panginoon? Sabi diyan, maliwanag sa talatang ating binasa, umiwas kayo. Iwaglit niyo yung mindset na gano'n, yung attitude of covetousness. No, tanggalin natin sa ating isipan yung ugali ng pagiging sakin o yung pagiging maibigin sa salapi o material na bagay. Umiwas kayo. Ibig sabihin niya, may tendency talagang lapitan ka niyan, umiwas ka. No? Lalo na kapag, of course, we would like us to receive material blessing. But that's also a temptation for us to have a mindset, no, that is attached to these materials na tinatawag. No? Yun yung makikita natin dyan. No? So that's the requirement. No? The requirement is for us, it's actually a negative connotation, no? Is in fact an imperative participle, no? Ibig sabihin utos ito na may salungat na kataga, nangangahulugan na ihinto mo yan, no? Dahil may posibilidad na kahit Kristiyano ka, may posibilidad na magawa mo tong kasalanan na to eh, no? So dapat you must stop doing these things, right? So yun yung makita natin diyan. Because we should know that there is condemnation already to this mindset or attitude, no? Pinapaalala sa atin ng banal na kasulatan, may condemnation eh, no? So bakit kailangan ka pang maging
hook doon sa ganung mindset of covetousness, coveting somebody's things that are not yours, or coveting things because you are not satisfied with God-given na blessings, no? So yung makikita natin na problema diyan, 1 Timothy chapter 3 verse 3. Ayan, hindi mahilig sa alak, hindi mapuso, kundi mahinahon, hindi paalaway, hindi maibigin sa lapi. That's part of the requirement of a minister, no? Na dapat eh. Eh, brother, sa minister yan. Of course, this will also apply in other texts of the scriptures to even every Christians of the local congregation, no? Every Christian per se should. Na dapat hindi tayo maibigin sa lapi. Ayan. So, yun yung nakikita natin dyan. Also, in 1 Timothy 6:6. Subalit, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang, no? Yung kasiyahan, yung contentment sa mga bagay na ating mga natatanggap, no? Makontento tayo dyan, na magpasalamat tayo. Because there is this condemnation in the mindset or attitude of being covetous. No? Yun yung makikita natin dyan, yung pag-ugali na, halimbawa, nakatanggap ka na ng biyaya ng Diyos eh. Halimbawa, worth, say, yung kinita na kayang punuan yung isang linggo mong pangangailangan sa bahay. No? Pero, sa isipan mo, may gusto ka pang bilhin eh. Na hindi naman prioridad, hindi naman siya necessity, but more of the wants or luxury. Yan. Pag nagiging luxurious na kapatid, yan, medyo kabahan ka na dyan. Kasi hindi ka na nasasatisfy sa basic needs na pinupunuan ng Panginoon, no? At napupunta na doon sa mga luxurious things. Nagiging maluho ka na. Ayan. So, yan ang simula ng yung dissatisfaction. Right? And there is a condemnation for that. No? Alahan natin yan. Of course, there's this contrast of covetousness. Now, there's this expression dun sa binasa natin text. No? Talagang ito ay sinasabing wag kang magmahal ng salapi. No? Sabi dun sa teksto na ating binasa. Babalikan ko lang. No? Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Umiwas. Kasi nga, hindi kayo iiwasan yan eh. Kunyari, pag nandyan na yung, halimbawa, 1 million, o yan, imagine, nasa 1 million, meron kang nasa harapan mo. Palagay mo ba, hindi ka mag-iisip na, Lord, sana 2 million. Ayan, yan yung tukso dyan eh. Sa mga bagay na yan eh, kung talaga, lalo na kapag wala tayong, yung level of satisfaction natin, no? Ay dapat siniset lang natin sa kung ano yung pinagkaloob ng Panginoon at this particular time, at this particular situation, at this particular instance. Alright? So dapat makontento tayo dun. No, kunyari, minsan, Lord, ba't ganito lang? Ito lang? Ito lang ba yung binigay nyo? Baka meron pa dyan. No? Yung mga, minsan may mga ganun pa tayong palusot. Iyan na nga yung pinagkaloob ng Panginoon. Eh. No? Di ba? Sabi nga ng matatanda, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. O, di ba? Biblical 'yon. Bakit? Kasi yung concept ng ano eh, ng satisfaction or contentment nandoon. Kapit tayo mga kapatid. Di ba? So 'yun yung makikita natin dapat na ano diyan, no? So hindi ba ako na stuck? So kasi nag-i-increase yung frames natin, no? So, anyway. Ayan. Tingnan ko lang yung aking mga ano dito. Okay, so ito nga, sinasabi ni ng talatang yan, yung phileo or love and then silver coin. So ibig sabihin, love of money talaga yung covetousness na translate natin eh. No? It means not a lover of money. Do not be a lover of money. The problem is not the money but the love of the money. So marami tayong mga talata diyan na ano eh,
na pwede nating balikan, no? And also exemplified in Hebrews 10 chapter 34. Hebrews 10 verse 34. Sapagkat kayo na nahabag sa mga bilanggo at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkasamsam ng inyong mga ari-arian, palibhasa ay inyong nalalamang mayroong kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Yun. Diba? So dito yung mindset na makalangit, no? Di bali ng mawalan ka ng physical, mga physical materials dito sa mundong ito, pero meron naman tayong kasiguraduhan ng langit, ng mga spiritual na pagpapala kasama ng Panginoon. So nandun, walang covetousness dun. No, okay lang yung mawalan tayo ng ganyang kalaking halaga. No? Kasi alam natin na yan naman ay papalitan ng Panginoon sooner or later. No, yung ganong mga mindset. Then of course, nakikita rin natin yung mga karakter ng mga nakaranas ng kasakiman o yung pagkasakim sa mga kayamanan, no? Or sa mga material na bagay or sa mga opportunity. It could be yun nga, opportunity or other benefits, no? Na ino-offer nung material na bagay na yan. Okay? So marami tayong mga biblical characters na pwedeng mabanggit dito, no? Covetousness has disastrous result in those who fail to master it. Kaya kailangan yung love of money, i-master natin na wag nating gawin. Kunyan, nakakasense ka na ng attraction in a particular material, particular gadget man yan o monetary amount, no? Na wag tayong magpadala doon sa dikta ng ganong kaisipan, no? Dahil nagsisimula ka ng maging sakim niya, mga kapatid, eh. You're starting to be covetous if you are not satisfied with what God had given to you, no? And we need to master them. Ano ba, meron kang 1,000,000. Gagastusin mo ba lahat yun? Ay, bibili ko ng kotse to. Pwede nang pang down to saka monthly. No, ganun ba agad ang approach? O pag-iisipan muna natin. 1,000,000. No? Ano kaya yung mga prioritization natin? Ano-ano yung mga items of priority? Yan, iba, iisa-isahin mo yan. Then analyze mo, ano ba yung pinaka-importante sa lahat ng mga items na to? Yan, yan ba'y para sa gawain, no? O sa pamilya, o sa edukasyon. Nasa yun, no? It's your on the liberty of your conscience to choose, no? Hindi natin pwedeng idikta na unahin mo yung church. Bagamat kailangan naman talaga unahin ng church, pero sa sarili mong konsensya, ikaw dapat ang mananagot sa Panginoon doon. Paano mo gagastusin yung pera na yun? O magkikimkim ka, mag-hoard ka ng, ay, ayokong mapunta sa church to. Pambibili lang ng kung ano-ano sa church to. Yun, yung mga ganong mindset. So, iwasan natin yan. It has a disastrous result for those who fail. Ingatan natin yung ating mga sarili dahil maraming ganyang mga Bible characters. In fact, may mga Bible characters na ganyan. Una, si Adan. Ano ba nangyari kay Adan? O, natukso si Eva. O, tapos nang natukso si Eva, binigay pati yung pruta sa kanya, tinikman niya rin. Bakit? Kasi ayaw niyang mawala si, ano eh. No? Ayaw niyang, alam niya yung consequence, pero he crossed the line pa rin. No? That's covetousness. Siguro, physically attached siya kay Eva, kasi isang babae nga lang naman talaga. Eh, mawawala pa sa Panginoon. Talaga, Panginoon, no? Sasamahan ko tong babaeng ito na nagkamali. No, covetous yun. No? At marami pang bagay, no? Na makikita natin. Kay Balaam, no? Naghangad ng kagitna, no? Talagang pinagkapirahan siya, niya, si Balak na gustong sumpain yung Israel, pero hindi nagtagumpay, no? Sa bibig niya, namutawi ang blessings. Pero eventually, yun nga, napag-aralan natin to sa letter doon sa ating ABCs of Christian Maturity na may counterplan tong si Balaam na nagtagumpay siya sooner or later. Pero sa point na to, hindi. No, yung kanyang covetousness, no? Nandito pa rin. No? Of course, Achan, nakita natin yan. Sabi, lahat ng spoils of the war, walang ititirang spoils of the war.
eh sayang naman to. Pwedeng kunin ko muna. Yan si Aka, no? So nagtipon siya ng mga spoils of the war. Yan. Yan yung makikita natin diyan. Okay. And then si Gehazi, ito yung ano eh. Sino ba to? Si Elisha. Yung 'di ba si Naaman na nagkaroon ng ketong? Oh, anong ginawa ni Naaman? Dumubog ng ano, 7 beses, no? Gumaling. Sa tuwa niya nagbigay ng mga ano. Nagbigay ng mga pabuguya kay Elisha ba, brad, o kay Elijah? Elijah ba yun? Oo, nagbigay, no? Etong si Gehazi, ay, nagbago pala isip ng propeta. Kukunin niya na daw yung mga pabuya niyo. Ayan. So, anong nangyari sa kanya? Siya ngayon ang sinumpa siya ng keto. O, diba? Yung covetousness niya, no? Eh, sinoli na nga ng propeta, kukunin mo pa. Ang bihira to si Gehazi, no? So yan, of course, Judas. Classic example ng covetousness for the 30 pieces of silver. Ang bihira talaga to si Judas eh, no? Kaya wala nagpapangalan ng Judas sa mga anak eh, no? And then Ananias sa Pyra, of course, nagsinungaling sila sa banal na spirito. Nung nag-commit sila na for a certain amount yung parcel of land at na yung mas-masan sila, parang laki nito ha. Wala ba akong party dito? Yan. Nadali sila dyan. Okay, covetousness is a very serious sin. God deals with it very seriously. Kaya ingatan natin mga kapatid yung ating sarili patungo sa bagay na to. No. Saka maging ito ah, isang practical way for it to become para maiwasan natin covetousness to for you to sense the concern or the needs of other people, lalo na sa church. Sigurado yan. Kapag mas nasisense mo yung needs ng others rather than your own needs, no? So, ang tendency mo, i-distribute yung blessing sa iba, hindi ikaw. Yan. So, yan ang isa sa mga counter anti-covetous ake na masasabi natin, no? Look at the concerns of the others rather than yourself. No? I'm talking to you as a Christian, ha? Hindi na yung unbelievers, no? Kasi minsan, di ba, may blessing ka. Alam mo, may need yung ibang tao o may need yung church, no? Tapos, ang ginawa mo dun sa blessing mo, pinambili mo nilang luxurious items na pwede mo nang palampasin yun. O kaya, pwede namang hindi that luxury, no? Pwedeng medyo-medyo and then nagbigay ka, because there's a need as a Christian, no? So, yun. So, ingatan natin yung mga tendencies ganun. Diba? So it's a serious sin na dapat hindi tayo magkaroon ng mga o tayo mag-ingat na wag tayong maging sakim, kubitos, no? So yun yung dapat nating alalahanin diyan. All right. Okay, no? So cautions against covetousness, no? So maraming cautions ang salita ng Diyos eh. Uy, may nagpapap. Ano kaya ito? Ah, si Google. Okay, look at 12:15. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman. You see, all forms of covetousness. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang ari-arian. You see, what defines the person is not based on his possession. Amen? But based on his relation to the Lord. Not on the possession. Tandaan natin yan. Ayan, importante na, ano ba, gusto mong balak mo maging artista. Ito ah. Oh. Alam mo, ang pagiging artista, medyo, pag ako, pumupunta yung mga, sa Grace ako nagtuturo, no? May mga artistahin dyan ng mga ano eh, ng mga Inchek, mga Chinoy.
I discourage them, no, because you know, show business is a very sensual business. Mahihirapan kang pag nahuka diyan, mahihirapan ka na yung mga moral faculties mo gagana pa. No, you will compromise your moral faculties sooner or later because show business is a very sensual in a way, no? Isa mo sensual profession. Okay? So, yan. Yan yung naghangad ka na, gusto mo talagang maging artista, no? Lahat na ginawa mo na for the sake na being artista. Hindi ka nag-church, hindi ka nag-Bible study, wala na yung pagka-Kristiyano mo, na-compromise na yung mga moral standards mo, naging artista ka. Ang tanong, naging mabuti ka bang Kristiyano? Hindi. Kasi marami ka dinabag ng mga prinsipyo, no? So yan, titingnan natin yung mga bagay na yan, no? At iba pang mga talata na hindi ko na mababasa. Napakadami niyan. Pwede niyong i-screenshot. Okay, later on pa, ipapadala ko sa messenger itong aking PowerPoint. Napakadaming mga pagbabawal patungkol sa pagiging sakim, no? O hindi ka masatisfy sa mga bagay na pinagkaloob ng Panginoon. Satisfaction is an important standard. Yan. At matuto talaga tayo masatisfy. Halimbawa, binigyan ka ng Panginoon, regalo. Binigyan ka ng Panginoon ng ganitong bagay. Magpasalamat tayo. No? Itong, I know, itong pandemic, naging mas maraming karanasan tayo ng satisfaction na pinuno ng Panginoon. Bagamat sa pananaw ng tao, maaaring kulang, pero sa pananaw ng Diyos ay lubos. Husto tayo. May kahustuhan tayo sa Panginoon. Amen? Yan yung realization ko ngayong pandemic. No? Talagang ang biyaya ng Diyos ay nandyan. No? Kaya matuto tayong masatisfy. This is an important standard for believers' life. When covetousness tempts you, run from it. Tinitempt kang i-prioritize itong mga material na bagay dito over a more important things, spiritual things, no? Ayan. Takbuhan niyan. Parang yung ating mindset ni Joseph kay Potiphar's wife. No, takbuhan natin yan, mga kapatid. No, kasi pag dyan, eh, brother, pwedeng pakiliti sa covetousness. Ako, huwag kang pakiliti dyan. Medyo delikado ka dyan pag nakiliti ka dyan. No? Ayan, so, ingat-ingat tayo, mga kapatid. Okay. Next, don't ever get into the position where you are more concerned about your bank balance than your spiritual life. Ito na nga yung sinasabi ko eh. Ang, kunyari, gusto mo mag-artista for the point na umaman. Diba? Kasi gagawin mo lahat para umaman eh. Yung buhay mo ngayon, umiikot na doon sa material na bagay kaysa yung spiritual na bagay. Diba? Kaysa naisin mo na maging mapalago pa yung ministry life mo, mapalago yung devotional life mo sa Panginoon, mapalago yung prayer life mo sa Panginoon, yung fellowship mo sa church. No? Yan dapat yung mga priority concerns natin. In fact, that would shape our decisions in life. Yung mga spiritual na bagay, no, rather than the material things. Alright? Now, ito yung resources. No, kanina yung requirement. Ang requirement, napakasimple ng utos ng Panginoon. Kung babalikan natin yung talata sa Hebrews chapter 13 verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salita. At kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Be satisfied of what you have because those are God-given. Pinagkaloob ng Panginoon yan para sa ikahusto natin. No? Yan ay kahustuhan natin. Tayo ngayon ay masisiyahan. The mindset of gratitude towards the Lord. No, huwag natin sabihin, Lord, kapusto. No? Kailangan ko ng mas mataas dito. Therefore, gagawa ko ng paraan on my effort. No? No, kahit na ipag sa walang bahala ko muna yung mas mahalagang bagay, ma-achieve ko lang to. Ayan. So yun yung, that's so sad about the Christian. Na kapag yan ang mindset. Alright? So ngayon, the promise for contentment. No? Unang resources, promise for contentment. May pangako ng pagkahusto o pagkakontento na pinagkakaloob ang Panginoon, no? Doon sa mga
sa mga resources. Kasi ito yung requirement ng Panginoon, wag. Pero ano ngayon yung ipoprovide niyang biyaya sa'yo upang ikaw ay makaiwas nga sa sinasabi nitong Hebrews 13 verse 5 sa pag-ibig sa salapi o sa pag-insaking. So, ang Panginoon pa rin ang nagbigay ng biyayang yan in terms of the resources. Primarily, number one, the promise for contentment. No, yung pangako na tayo'y makokontento sa Panginoon. Amen? Contento tayo sa kaligtasan. No, we have been contented in our sanctification. No, how much more, no, with the material blessings that we receive from the Lord? No, yung dapat ganun yung ating mindset. Okay, basahin natin ito. Ako'y naging bata at ngayon matanda, gayon may hindi ko nakita nang matuwid ay pinabayaan, no, ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. So, by the way, this is not an automatic thing, no. This is a general observation on the time of Psalmist David. So, generally speaking, hindi magpapabaya ang Panginoon. Amen. No, walang anak ng Diyos in a general sense, no. I'm not saying that this is automatic. It's in a general sense, no, kapag tayo ay nakontento, meron tayong pagkakontento, eto, hindi tayo papabayaan ng Panginoon. At yan yung observation ni ang kanyang mga anak ay namamalimos ng tinapay. Alright? Hindi tayo yung magiging talagang dukha na dahil tayo ay nakontento. At may pangako ng pagtaguyod ang Panginoon sa bagay na ito. Alright? Pangalawa, na hindi lang yung pangako na tayo makokontento, magiging husto. Pangalawa, yung omniscience ng Panginoon mismo. Yung all-knowing power of the Lord. Matindi, di ba? So, nandyan din yan. Kung babalikan natin yung teksto, ayan, sabi dyan, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o pababayaan. So, yan yung resources na kailangan natin. No? Dito, yung omniscience niya. Sa anumang paraan, hindi kita iiwan o pababayaan. Yung pagkaalam ng Panginoon sa lahat ng bagay, ito'y magagarantiya na tayo ay mahuhusto o makokontento. Okay, in Psalms 37:25. Ayan. Ako'y naging bata. Okay, so ito na yung nabanggit natin kanina, no? Also, in Luke chapter 12 verse 20. Sorry, na-overlook yun. 12 verse 30. Sapagkat ang mga bagay na ito ang siyang hinahanap ng lahat ng mga bansa sa sanlibutan at nalalaman ng inyong ama ang kailangan ninyo, nalalaman ng inyong ama na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Amen? So yung mga needs natin, yung mga pangailangan natin, talastas yan ng Diyos. Kaya dapat makontento tayo sa meron tayo dahil alam ng Diyos yung pangangailangan natin. At yan ay igagrant ng Panginoon. No, itataguyod tayo ng Panginoon, no? The promise and then omniscience, no? Because all-knowing ang Panginoon, even our needs is known by the Lord, no? At kung tayo mga anak ng Ama, hindi ba tayo kakalingain ng Ama in terms of our needs, no? Hindi ba niya itataguyod ito? Hindi niya ba ipoprovide sa atin? Di ba? Of course, God's graciousness. Na napakahalagang bagay din 'yan, no? Hindi lamang yung promise of yung ating contentment, hindi lamang yung omniscience niya, pati yung pagkamabiyaya niya, no? Isa rin 'to sa mga kasangkapan ng ating pagiging satisfied, yung kanyang pagkamabiyaya. No, in Genesis, ito ay patungkol kay Jacob, no? Genesis chapter 32 verse 10. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng kaawaan at lahat ng katotohanan ng inyong ginawa sa inyong lingkod sapagkat dumaan ako sa Jordan, ito na dala ang aking tungkod at ngayon naging dalawang pultong ako. So meaning yung humble mindset ng Panginoon na lahat ng bagay na nangyari sa kanya ay
gawa ng biyaya ng Diyos. Because God is gracious. At ganun din sa atin mga kapatid, God is gracious to us. Alright? Hindi ko mahanap yung browser. Oh, Brad, tama, hindi biblical yung tukso, layuan mo, kasi dapat talaga, sabi nga ng talata, talagang iwasan natin. No, iwasan natin. Huwag tayo yung status ko lang. Tama yung point ni Pastor Lem diyan. No, na sinasabi rin ng talata. And then God's supremacy, ang pagkamataas ng Diyos sa lahat ng bagay, no? So, as we look into this 1 Samuel chapter 2. Mali yata ako ng ano. Ang Panginoon ang nagpapadukha at nagpapayaman, siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Okay, napakaganda nito. Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok, itinataas niya ang nangangailangan mula sa bunto ng abo upang sila'y paupuing kasama ng mga pinuno at magmana ng trono ng karangalan, sapagkat ang haligi ng lupa ay sa Panginoon at sa mga iyon ay ipinatong niya ang sandiputan. You see? God is supreme. So pwede niyang iangat ang gusto niyang angatin at pwede niyang pabain ang gusto niyang ibaba. No, kung tayo may pangangailangan, hindi ba tayo karapat-dapat na iangat din ng Panginoon sa kanyang biyaya, no, on his supremacy. Okay? So may kita natin, of course, God's riches. Now we could be, these are resources for our satisfaction. No? Ulitin ko lang yung kanina. No? Number one, promise for contentment. Number two, God's omniscience. Napakaganda nun. And then number three, God's graciousness. Number four, God's supremacy. So sana natatandaan niya to. And then number five, God's riches. Yung kayamanan mismo ng Diyos. These are our resources for contentment, no? Sabi diyan sa Colossians 3:2, ituo ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas, hindi sa mga bagay na nasa lupa. Because yung yaman ng Diyos nandun eh. Ang totoong yaman talaga nasa Diyos, wala sa mga material na bagay. Alright? So yan, no? Of course, yung Ephesians 1:3 referring to the richness of the salvation brought about by the Trinitarian God. The first, the Father have chosen us, the Son redeem us, and then the Holy Spirit regenerating us. So yan yung may kita na sa Ephesians. No? So, contentment comes from realizing those five elements as well as practicing them. Dapat may practice ito because kailangan yung doctrine, yung duty, ay yung doctrine natin precedes our duty. We should know first the doctrinal background before we could practice it. Kaya nga, tinuturo muna sa atin tong aral and then saka tayo nagkakaroon ng aplikasyon o yung pag-aangkop sa mga bagay na ito. Okay? Ayan. Alright. So the promise of contentment, omniscience of God, graciousness of God, supremacy, and richness of God. So these are the five things, no, na may kita natin na dapat na ma-realize natin as we desire for contentment. No? Ayan. And then, of course, we must have the right priority. Importanteng right priority in terms of our battling for covetousness. Kasi pag mali prioridad mo, definitely, mapoprone ka sa covetousness, mga kapatid. Pag mali yung priority mo sa buhay. Priority mo, material na bagay, talagang madadrive ka doon, then eventually, yung affection mo mapupunta doon. So, problema din. Rather than ang affection mo mapunta sa Panginoon, napunta doon sa mga ari-arian o sa mga material na bagay. So, communion with God is essential for contentment. So, the more we become closer to God, the more less and less our tendency to be affected by these material things. So, ang tanong nga dyan, do you spend time with God? In terms of our prayer life, in terms of our devotion, no? So, napakahalagang bagay niya to have a right priority. The longer you concentrate on His glory, the less you will care about acquiring more possessions. Yeah.
yan. Kung ang focus mo ang Panginoon, parang mawawala yan. Unti-unti yung mga acquisitions ng mga materialis na yan. No, mawawala yan kung ang focus mo ang glory ng Panginoon. Nung pansin ninyo, yung panahon ng Panginoon, no? How simple is the life of the Lord Jesus Christ? Even His predecessor, how about John the Baptist, no? Or the 12 apostles? Napakasimple ng buhay nila dahil sinunod nila ang Panginoon. Hindi natin nakita na yung mga disipulo ay may mga garang karwahe, no? May mga alagad, sariling alipin, walang luxurious life. No, sinunod nila sa Panginoon, they're willing to suffer with Him. So ganun dapat yung mindset natin. Let's focus on the glory of God. When you are fully committed to Christ, and that is a necessity for all Christians to be committed to Christ, no? You will be so overwhelmed with how rich you are that you couldn't care less about anything else. Na ito, hindi mo pwedeng ipagpalit kahit na sa mga kayamanan ng mundo. Itong richness ng pagkakilala sa Panginoon. Yung commitment natin sa Panginoon. The world is going to pass away. Ito nga yung mga huling statement natin before we close in a word of prayer. Sabi dyan ng 1 John 2:17, no? Banggitin ko rin sa Tagalog. Napakaganda kasing mga talatang ito, no? Ang salibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kaya nga sabi nung therefore, don't lay up treasures on earth, lay it up in heaven. In Matthew chapter 6, verse 19 to 20. Okay? So, yun yung makikita nating hamon sa bawat isa. Be satisfied on what the Lord had provided to you and have a right priority on these things. No, ano ba yung mga mas may importanteng prioridad sa ating buhay? Upang hindi tayo makiling doon sa pagkakasala ng pagiging sakim o pagmamahal sa salapi. Okay? So, salamat sa Panginoon sa biyayang ito at naway pinagpala tayo ng Panginoon. Dalawang ano lang to, text sa, hindi ko na sinama yung taas eh, pero sooner or later, baka pagtuunan ko naman ng pansin yung verse 1 to 3 and then yung verse 4. No, iba-ibang aspect kasi siya eh. No, but this 5 and 6 referring to the sin of covetousness, no? Na dapat ay wag na tayong bumalik doon o wag tayong matukso nito, no? Yan yung sinasabi niyan sa verse 5. Umiwas kayo. Umiwas. Iwas tayo sa panunukso nito. Na tayo makontento sa kung meron tayo. Masayahan sa kung meron tayo. At magpasalamat sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng kaustuhan, ng satisfaction sa lahat ng ating pangangailangan. Amen? So, sige, tingnan natin kung meron pang mga additional prayer requests before we close in a word of prayer. Ayan, no? So, thank you lang for these insights, no? So, plea from youthful us, lalo na sa mga kabataan. Iwasan natin. Kaya nga yung pag-aartista, hirap talaga yan eh. Kasi nga, sensual, very sensual ang pagiging artista, alam mo ba? Alam nyo ba yan? Siyempre, oh, halimbawa, may kisinsin dyan, hindi mo asawa yung halikan mo eh. Naku, ikaw, matinong asawa, hahalik ka ba ng ibang may asawa? Isipin niyo yun. Then, free from temptation. Right. So, yun yung mga may kita natin dyan. Alright, so far, wala naman na sa chat group. No? Hindi ko nababasa na yung sa group, no? Ang nababasa ko yung sa page, yung Baptist Ministerial Seminary page. Yung group, pag sa group ka nag-message, hindi ko na masyadong ano yan. Because of the limited space, workspace I have on my laptop, I cannot see it anymore. But here on the page, pwede. Okay? So, sige. Isa-isahin ko, but I will just make some general prayer for each of the items, no? Alam naman natin, nabanggit na natin yung mga specifics, but a while ago, so I will just mention on a general terms each item per slide. Okay? So we thank the Lord for the blessing of opportunity, the blessing that we will gather in prayer, the blessing that we have studied the Word, no? Reminding us that we should flee from covetousness,
should flee from this love of money because of the five graces that the Lord has given to us. Ano-ano nga yun? Una, yung the promise of contentment, God's omniscience, God's graciousness, ano pa? God's supremacy. Nakalimutan ko na yung isa. Ano ba yung isa pa? Yung isang item pa natin. God's riches. That's the last one. Okay? So those five items. These are resources. So, to counteract. To have this anti, hindi anti-COVID, anti-cubitusness. Diba? Alright. So tayo po yung manalangin na sa Panginoon. We thank the Lord for this opportunity of fellowship for one another. Okay, Pastor Randy will be preaching this Sunday morning. Amen. So we thank the Lord for this, that makakapakinig na naman kay Pastor Randy. So pag-pray niyo si Pastor na yung kanyang pag-ubo, no, sana ma-minimize ito sa biyaya ng Panginoon, no, na hindi maging hadlang sa kanyang pangangaral. Okay? Okay, so tayo po yung manalangin. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyong biyaya. We thank you, Lord, for your word, Hebrews chapter 13, reminding us of the sin of covetousness. Nawa ay kayo ang aming maging satisfaction, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ituon namin ang aming mga sarili sa mga mas mataas na prioridad ng kalangitan, rather than looking in the material things and blessings that we receive, but focusing on the Lord Jesus Christ, who is our satisfaction in this life. Dalain ko rin, Panginoon, ang mga kahilingan ng mga kapatiran sa gabing ito. First on the first life is the health of everyone, the safety on the pandemic, and God-given wisdom to our local and national leaders. I pray, Lord, for your grace to them, as well as the livelihood of each and one of us. We are also praying for the attendance of the church, that everyone will be encouraged to gather physically, even though there are friends and brothers and sisters that are not able to gather physically but through online. I pray, Lord, that in time they will be able to gather also physically in the church. We're praying for the results of this pandemic, particularly the flattening of the curve and also the doubling time and other things, Panginoon, na mas ma-improve pa ang health system ng Pilipinas upang sa gayon ay unti-unti nang ma-minimize ang mga cases ng COVID-19. We're also praying for the spiritual growth of our brothers and sisters in Christ. I pray, Lord, that your people will continually be committed to you in terms of prayer, in terms of devotion, in terms of ministerial voluntarism, in terms of their participation in worship and fellowship, Lord. Nawa ay mas magkaroon ng ebidensya ng bunga ng Espiritu sa aming mga buhay, Panginoon. I pray also for our ladies who are continuing in serving the church through this CWC ministry. I'm praying also for the church concerned and our tithes and offering, the staff and volunteers of the church, even the utility bills, and the resumption of the children's Sunday school, and also praying for the for our lessons in adult Sunday school, particularly the ABCs of Christian maturity, that these lessons will be a blessing to each one of us. I pray also for the building project, as well as the online Bible studies led by Pastor Lem. May continually bless these families, Lord, that they may grow in the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. We also praying for the missionaries, both locally and internationally. In a special request for the U.S. elections, Lord, we know that this election, the historical event in America, will affect our situation here in the Philippines. So I pray for your guidance in this election.
We're also praying for the families, CBC families mentioned here, as well as our friends, for your protection, for your guidance, blessing for each one of us, that you may continually be gracious to us, Lord, that we may be satisfied by your grace and mercy, that we may not have committed the sin of covetousness, Lord. Turuan mo po kami sa inyong biyaya na makontento at maging husto sa inyong biyaya, Panginoon, na mas magkaroon kami ng mas mataas na prioridad, tamang prioridad sa aming buhay, particularly on how we advance the kingdom of God, because you told us to seek your kingdom and its righteousness, Lord. Now, nawa ay matuon lang ang aming mga pananaw sa bagay na ito. Also praying for the friends and relatives of the church abroad, no, I pray for your mercies to them. Continually guide them there in the ship or in the port or whatever localities they may have. Also praying for Pastor Randy's health. Continually be gracious to him. Supply his needs, Lord, both spiritually and physically, so that he may continually minister to us, Lord. And we're glad that he will be preaching this Sunday. I pray for your mercy and grace to him, as well as Ate Jo and the rest of the Tupas family. I also pray for other members who have been sick. May your healing mercies be upon us, and other things mentioned in number 13. Also praying for the health, Pastor Odi Banyaria, our friend, continually be gracious and merciful to this preacher, this pastor, our friend, and you may continually preserve his life. I pray also for the needs of the church, like the keeper of CBC, Pastor Roland, continually he may have his your healing mercies, as well as our sick brothers and sisters, Mrs. Salcedo, Brother JM, and Teacher Ami, Lord. Continually provide mercy and grace to us, Lord. At salamat po sa gabing ito na kami ay nagkaroon ng patuloy na gathering sa aming panalangin, Panginoon. Salamat po sa inyong biyaya. Salamat po sa inyong presensya sa bawat isa. At ang salita niyo po na naging pangunahin din sa aming pagpupulo ngayon. Salamat po muli sa gabing ito, O Diyos. Kami po ay sa inyong biyaya ay loobin ninyo na magkita-kita muli sa Linggo upang kami po ay manambahan sa inyo at patuloy na mag-aral ng inyong salita. Muli, Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so salamat sa Panginoon sa gabing ito. Alright, so yan. Konti na lang yung, yung lampas ko ng oras. Okay lang ba? So we thank the Lord for this opportunity that we could serve you. Kita-kita tayo sa Linggo, mga kapatid. Sana punta na kayo. Let's come and join us in worship, Sunday school. We have our lesson, letter C. Also our youth Bible study and afternoon worship service. Okay? So muli ay ako'y nagpapasalamat sa oportunidad na makapaglingkod sa mga kapatiran ng Countryside Baptist Church. Okay? So magandang gabi po sa bawat isa at tayo po ay magsa-sign out na. Kita-kita tayo sa Linggo, mga kapatid.